Yun nga, yung salitang shape, actually acronym siya. No? Ito yung mga bagay na kailangan natin tingnan in the next couple of weeks. No? Number, no, so S, no, is yung tinatawag nating spiritual gifts. H, ito yung heart. S-H, heart. Okay? A, ito yung mga abilities natin. Ito yung mga, no, mga talents natin, mga abilidad natin sa buhay. P, ito naman yung mga unique na ating personality. Pansinin nyo, kahit minsan magkakapatid, nakatira sa isang bahay, magkakaiba ng mga personalidad yan. May tahimik, may maingay, may madaldal, no, may quiet lang, no, may, no, merong outgoing, merong feeler, may thinker. Iba-iba yung personalidad. Iba-iba rin naman yung heart. Yun nga, tinitibok ng puso natin. No, yung iba, may heart sa basketball. Yung iba naman, may heart para sa, kunyari, sa math. No? May heart sa sports. May heart sa music. Okay? So, no, spiritual gifts, heart, abilities. Yun nga, may iba-iba tayong talent. No, personality. And lastly, tinatawag na experience o karanasan. Pansinin nyo, walang dalawang taong parehas ang karanasan. No? Kahit nga, kunyari, yung sa isang isa gawain ganito, sa isang party, kunyari, nagpunta ka, parehong party yung pinuntahan nyo, pero different pa rin yung masasabi nating experience. Tama ba? No, kasi depende yan doon sa pagkatao. No, so, yun yung tinatawag na shape. Spiritual gifts, sabi nyo, spiritual gifts, heart, abilities, personality, experiences. Okay? So, sa Tagalog, no, pag sinabi natin shape, yan yung tinatawag, hindi, no, for the context today, sabi natin hugis, pero yung tama niya yung hubog o yung hulma ng Diyos sa'yo. Kung paano ka hinulma, paano ka hinubog ng Diyos, no? Okay? Pero walang acronym yun, mahirap, pahirapan niyo pa ako. Okay? Doon na lang tayo sa shape. Okay? So, doon muna tayo sa una, yung tinatawag na spiritual gifts. Okay? Understand this. Every single individual here, God has bestowed you, God has given you spiritual gifts. The thing is, marami sa atin unaware of what God has given us. Okay? No, you know, ito later on pa, no? But this is, no, may, but something about talent or ability, no. Alam niyo ba na mayroon akong mga talent na later in life ko lang na discover. And sometimes ganun din doon sa tinatawag all the more yung spiritual gifts na meron tayo. No, kasi nga kadalasan, mas nabibigyan natin ng atensyon yung mga bagay na physical. Pero yun nga eh, may kaloobang Diyos sa atin na kung tawagin ay mga spiritual gifts o kaloob na spiritual. Okay? No, saan natin matatagpuan ito sa Bible? No? 1 Corinthians, no, or 1 Corinto, kabanatang 12, talatang 1. Okay? 1 Corinto, kabanatang 12, talatang 1. Sabi dito, ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Yun na nga nangyari. Maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya, ang wala silang alam tungkol sa mga kaloob ng Diyos na espiritual. No? Yun nga, English translation, now about spiritual gifts, brothers. 1 Corinthians chapter 12 verse 1, just so that you can see in English. No? How now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. Grabe yung burden ni Paul. No, sabi niya, eh, nalulungkot ako, no? Ayoko na maging ignorante kayo. Ayoko maging tatanga-tanga kayo sa mga bagay patungkol sa spiritual gifts. Meron pala nito. No, nangyari na, posible ba nangyari na narigaluhan ka ni hindi mo alam na meron ka? Tama ba? Eh, nung nabinigyan ka na isang bagay, pagkatapos na itabi mo, na wala na sa isip mo, nakalimutan mo na may regalo ka nga pala. At dahil doon, siyempre, dahil hindi mo alam o hindi mo binubuksan, ito, okay. Kasi dito, pag niregaluhan kayo, no, ayaw niyo munang buksan. No, dahil parang ayaw ko munang buksan. Lalo na siguro, I think ito yung mga ano eh. Actually, yung kapatid ko, no, yung kapatid ko na ano, dahil ang birthday niya ay December, eh, December 17, yung sumunod sa akin si Rida, no? Ayaw niyang buksan yung mga regalo niya all the way hanggang Pasko. Bakit? Para mas marami siyang bubuksan. Iingitin niya kami. Kaya lang na-realize ko yun nga, posible sana na, although maikling panahon lang yung ano, hindi niya bubuksan muna yung regalo niya, pero posible din na if isipin niyo, nagagamit niya na sana, pero hindi niya nagagamit simply because he doesn't even know what it is. Are you there?
paano kaya kung pagkain pala yun, binalot lang? Dinapanis na, nasira na. Posible ba na mayroon tayo mga kaloob ng Diyos sa atin na napapanis lang? Nabubulok lang. Bakit? Hindi pa natin nabubuksan. Or hindi pa natin nare-realize. Kaya sabi ni Paul, no, ayoko na maging ano, ignorante kayo. Nais ko, na, no, sabi niya, hindi ko nais na kayo'y walang alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Okay? Ano nga ba ang tinatawag ni Paul dito na spiritual gifts or spiritual na kaloob? Okay? Kumuha ko ng mga ilang, ano, ilang mga panauhin, mga author, okay, na kilalang author sa larangan ng ano ng bagay na ito, and mahirap na maitagalog itong mga no, taong ito. So katulad na lang ni Timothy Keller, okay, si Timothy Keller itong sinabi niya patungkol sa spiritual gifts. Basahin natin. Okay? Spiritual gifts are abilities God gives us to meet the needs of others in Christ's name. That is an amazing definition. Sabi niya, spiritual gifts are abilities God gives us, hindi lang pala para sa'yo. Yung iba kasi, no? Kasi nga, pag regalo, medyo may selfish, no? Dahil nga, ano tayo eh. Okay? Because of our sinful nature sometimes, may tendency pa rin tayo na akala natin yung kaloob ng Diyos sa atin, yung regalo, yung kaloob ng Diyos, yung gift, eh para lang ang sa'yo. Pero dito napakalinaw. Sabi dito, these are abilities God gives us. No? Take note, it is God-given. Sabi niyo nga, it's God-given. It's not something that you earn. It's not something that you get. It's something that God gives you. Okay? To meet the needs of, no, of others. Para pala daw sa no, pangangailangan ng iba. Hindi lang para sa'yo. Of course, mabe-bless ka dahil meron ka niyan. Pero, ang pakay pala ng spiritual gift ay para sa ikabubuti ng iba. No? Para sa pangangailangan ng iba. Okay? Here's another definition from Graham Cole in his book, He Who Gives Life. No, sabi ni Graham Cole, spiritual gifts are God empowering His people through the Holy Spirit. So, again, here is a picture of God working in us and through us, no, sa pamamagitan daw ng banal na spirito, no? It's God is empowering you, energizing you. No? For what? For kingdom life and service. Okay? Enabling them in attitude and action to live and minister in a manner which glorifies Christ. Yung pala para sa no sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos, no? So yung kapangyarihan mismo ng Diyos kumikilos sa atin. No, kumikilos sa pagkatao natin, ini-empower tayo, no, for kingdom life and service. In other words, to serve others, okay? And finally, by Sam Storms, no, in his book, The Beginner's Guide to Spiritual Gifts, ito sinabi ni Sam Storm, a God-given and therefore gracious capacity to serve the body of Christ. It's gracious, meaning, no, when you talk about grace, it's, no, it's something that you don't merit. Hindi mo, yun nga, hindi mo, ano, in-earn. Okay? So, therefore, gracious capacity to serve the body of Christ. It is a divinely empowered or spiritually energized potential. Yung pala yun, yung kaloob sa atin, potential. No, and nakakalungkot kasi maraming tao, hindi nila nare-realize yung kanilang potential. Tama ba? Minsan natutulog lang yung kanilang potential. Sabi mo nga sa katabi mo, may potential ka. Ano ibig sabihin na may potential? Meron ka pang, kumaga parang meron ka pang ibubuga. Hindi pa ikaw yan. Huwag mo isipin na narating mo na. Okay? I believe that every one of us here, even me included, no, there's still a lot of things that no, I believe if no, I have yet to maximize. May potential pa ako. May potential ka pa. Okay? Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Tama ba? Huwag mo isipin na hanggang dyan na lang ang buhay mo. No? So sabi dito, spiritually energized potential to what? To minister. To minister means to serve. No, para makapaglingkod. No, sa kapwa tao, sa bayan, no, sa kasama natin sa bahay, sa pamilya natin, no, to minister to the body of Christ by communicating the knowledge, the power, and the love of Jesus. So that's by Sam Storms, no? Okay. So, ano nga ba ang kahalagahan ng tinatawag nating ano, mga kaloob? Why were we even talking about this? You know, why did Paul says, I don't want you to be ignorant, no? I want you to know what these are. Is this really important, Pastor? Do we really have to tackle?
about spiritual gifts, apparently, they are important. No? To the point na yun, the Apostle Paul writes about it. Okay? So why is it important to know my spiritual gift? Okay? Why? For the reason that God gave you one. Lahat, sabihin mo nga, lahat. Lahat tayo. Lahat tayo, kasama ka, kasama ako, meron kang kaloob, may spiritual gift na ibinigay sa iyo ang Diyos. Yun nga, minsan, hindi pa lang natin alam. No, hindi pa tayo aware. Okay? No, ano yung, no, what is the important, why is it important to know? Here are three, but no, I've added a fourth reason. No, three reasons that Pastor Rick Warren of Saddleback Church mentions, but I added a fourth one. Okay? So, first, sabi dito, my gifts show God's plan for my life. Okay? My gifts show God's plan for my life. Number two, my gifts show my self-worth. Okay? They are the basis for self-esteem. Number three, my gifts are the key to fulfillment in my life. Mamaya ko na i-mention yung number four. Isa-isahin natin ito. Okay? No, mas lalo pa natin ano, bigyan ng pansin. No? So number one, bakit mahalaga no, na malaman natin ang patungkol sa mga kaloob ng Diyos, sa spiritual gift natin? Okay? Because number one, my gift show God's plan for my life. Ang kaloob ng Diyos ang nagpapakita ng plano. Oh, ito maganda. Okay? Sino na dito nagtanong ka na, Lord, what is your will for me? Tagalogin natin, ha? Panginoon, anong kalooban mo para sa akin? Wait. Kalooban. Panginoon, anong kalooban mo? Anong will mo? Anong kalooban mo para sa akin? Okay? Ano root word ng salitang kalooban? Kaloob. So napakalinaw, yun ang maikokonnect mo na, okay? Kung gaano kahalaga yung spiritual na kaloob. Kasi yung mga spiritual na kaloob, pag natuklasan mo yan, okay, yan din ang magpapakita sa'yo, no? Mas lalo mong marirealize yung kalooban ng Diyos, ito'y isang hint. No? Susi ito para ma-realize mo yung tunay na purpose, yung tunay na kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya maraming tao out of God's will. In other words, they don't know God's plan. They don't know God's destiny for them. No? And so, kaya ang term, di ba? Ang term natin, naliligaw ng landas. They don't even know what they're supposed to do. Okay? They don't know where, you know, what is God's call for their lives. Hindi nila alam yung kalooban ng Diyos. Okay? But apparently, by finding out your spiritual gifts, yung mga kaloob ng Diyos sa'yo, isa rin namang makikita mo, magkakaroon ng linaw. Yung will, yung plano, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Basahin natin, 1 Korinto, kabanatang 12, talatang 4 hanggang 6. Okay? Ganda nito. Sabi po dito, iba't iba ang mga spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Iba't iba pala. So huwag natin ipilit na pare-parehas. Okay? Ngunit iisa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Praise God. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Okay? Let me read it in the English version. No? There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works in all of them. Okay? So, one of the things that if you have a physical Bible or kahit na ano, kahit na yung digital Bible, no, gusto kong i-highlight niyo yung salitang difference. In fact, ilang beses yung binanggit. No, sabi niya, iba-iba, iba-iba, iba-iba. Ilang beses binanggit, paulit-ulit yung salitang difference o pagka-iba-iba. Okay? Ano maintindihan natin dito? Yun nga, lahat ng kaloob ng Diyos ay unique. In other words, kakaiba. Sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka. Di ba? Ang sarap malaman, minsan ito problema natin. Ang hilig natin, ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao.
ang hilig natin, gayahin ng iba. Hindi naman minsan masama yun, kaya lang iba, napapasobra na okay lang na minsan meron tayong mga modelo sa buhay na sinusundan. Pero yung, no, gawin mo ng ano, kumbaga parang gawin mo ng pattern yung buhay ng iba para sa'yo, alam mo doon ka mahihirapan. Bakit? Iba ka. Tama ba? Ako gusto kong marinig yung ano, yung may magsasabi, Pastor, kakaiba ka. No, sana, no, wag nating, no, wag nating gamitin yung na term na yun sa pag-iinsulto. Kakaiba to? Nee, pero masarap nung na malaman mo na, kakaiba ka, may pagkakaiba-iba yung ating mga, okay, ating mga kaloob. Okay. Your spiritual gifts determine how God wants you to serve Him. It's akin. Okay? No, like for example, no, merong mga tao na banggitin ko ang ilang ano, ha, siguro para mas lalo magbigay ng linaw kasi actually mahaba ito, pero iba-iba kasi yung ito, yung mga iba-ibang klaseng kaloob na binigay niyo. Babasahin niyo yung ano, yung buong unang Korinto, no, babanggitin ni Pablo diyan lahat ng mga iba-ibang spiritual gifts, no, and allow me to just read, no, those spiritual gifts, no. In verse 28, no, there is the gift of what he calls administration. Ibig sabihin, may mga taong sadyang magaling mamahala. Tama ba? Magaling sila sa administration. Meron naman taong matinik yung tinatawag na discernment. Ito yung mga masuspecha. May hinala ako. Hindi naman yung ganong klase, pero yung tamang hinala ba? Alam niyo, may mga taong tamang hinala. May gift yun. Sabi dito, hindi, no, may tama yung mga kutob nila. Hindi naman, wag naman yung ano, yung, minsan kasi siloso lang yun. Hinala ako. Nene, yung tamang hinala, no? Nalalaman nila yung pagkilos ng Diyos. So, mayroon, ito yung tinatawag na discernment, no? Okay? And this is a unique gift, no? Kasi, di ba, pansinin nyo, tayo, mayroon tayong tinatawag na five senses. Okay? Sense of sight, no? Okay? Sense of smell, sense of, no, hearing, pandinig, sense of taste, sense of touch. Yan yung five basic senses, no? Now, ano yung discernment, no? No, one definition of discernment is this. It's sensing something apart from the five senses. Hindi mo nakita pero may alam ka eh. Hindi mo natikman, hindi mo narinig, pero parang may hinala ka. No, kumigilos yung Diyos sa buhay mo. No, and many times I have this gift. Okay? So, no, being a pastor, I believe that's one of the basic gifts that the Lord gave me as a pastor. I could sense things. I could sense something sometimes in people. No, sometimes I don't even know a person and yet I sense something. If there's wrong or if this person is, no, kumbaga parang may mga tao kagad, alam ko, palagay ako eh. Minsan di pa nagsasalita tao, alam ko na may kasalanan eh. Hindi, totoo yan. No, parang naaamoy mo, pero hindi mo naman naaamoy yun eh. Okay? Okay, so yun yung tinatawag na discernment. No? Mayroon naman tinatawag na evangelism. Evangelism, no? Ito yung, no, magaling ka magpahayag, magaling ka hindi mo kailangan maging preacher para maging may gift sa evangelism, no? Talaga masaya ka lang na simpleng kwentuhan in, no, na ipapahayag mo, na-share mo yung patutuo mo sa ibang tao. At naliligtas sila, nakakilala sila sa Lord. Okay? Mayroon naman exhortation. Ano exhortation? Okay? Exhortation, ito yung, masyado kasi malalim yung English na exhortation eh. No, another word for it is encouragement. May mga kaibigan ba kayo? Nakaka-encourage? Yung mukha pa lang nila, encourage ka na? Di ba? May mga ganong tao eh. No, talagang napakita mo pa lang sila yung aliwalas ng mukha nila, parang ang sarap na nandun sila, nag-iiba yung ano, nag-iiba yung, what's this? No, yung, kumbaga parang atmosphere ng kwarto, masaya silang katrabaho, mayroon silang gift of encouragement, no? Palangiti, no? Maganda aura sa buhay. Okay? Nakakapagbigay sila ng comfort. Apparently, may mga tao wala talaga nito. Di ba? In the same way na mayroong mga tao may ganito, may mga tao naman talaga wala. No? So, exhortation, kaya minsan, kasama dyan yung, for example, yung mga ministry ng ushering.
Nakakagana ako, natutuwa ako sa mga Asian natin eh. Ang pasok ko palang, parang ang saya pumasok. Diba? Nakaka-encourage yung mga ngiti nila. Yung pagsabi mo na, good afternoon po, welcome to destiny. No? Nakaka-encourage. Okay? May mga tao mahilig mag-encourage, no? Bibigay ng mga short notes, no? Eh, kaya mo yan, kuya. Eh, ate, nandito lang kami. No? May mga tao, ako, may mga tao na kunyari yung, ang galing nilang, hindi nila makakalimutan ang birthday mo. Tapos palagi sila may nasasabing maganda. Hindi, may mga ganong klaseng tao. May mga tao naman, no? Okay? Hindi ka pa nabati kahit kailan. Wala silang give up exhortation. No? So mayroon naman tinatawag na gift of faith. Malalakas ng pananampalataya nila. Ito yung parang, kaya natin yan! Nung lahat yung parang down na lahat. Nung talagang may faith siya. Gagaling ka! Eh, ang lakas ng faith niya. Eh, no? Naniniwala akong tayo pa rin. Hindi yun, mali yun. Imagination yun. Give up imagination. Eh. Mayroon naman yung iba, gift ng giving. Ano yung gift ng giving? May mga kilala akong tao, ang saya nila pag nagbibigay sila. At saka, kung magbigay sila, hindi maliit. Malaki, generous. Di, may matat, no? At hindi ito, magugulat kayo, hindi ito sa mayaman o mahirap. Akala ng iba, dahil mayaman, generous. Naku, minsan nga, kung sino pa mayaman, saksakan ng kuripot. Di ba? Pero may mga tao, sadyang naku, napaka mapagbigay. To the point na, meron kayong mga kaibigan na aabuso tuloy. Di ba? Naabuso. Ang bait. No? Kasi nature nila na, gift nila yun eh. Masaya sila na nagbibigay sila. Eh, so nakikita nyo ba na maaring, no, minsan kasi hindi natin tinatalaka, hindi natin na-realize, eh, may gift pala yun. Di ba? May mga tao naman, sobrang hindi mo talaga mahingan. Mamamatay na ako. God bless you. Ganun lang. No? Ito helps. Meron palang gift, na meron palang kaloob ng helps. Mahilig silang tumulong. Masaya silang tumutulong. Tama ba? Chisoras ng gabi, walang hakot. Andiyan na po ako papunta. Kahit hindi siya nakatoka, pupunta yan. Bakit? Kasi siya nakakatulong. Yun lang yung paraan niya. Maaring di siya mayaman, maaring yung mukha niya hindi nakaka-encourage. No? Pero, malakas ang katawan niya. Eh, kaya niya magbuhat, kaya niya maghakot, kaya niya tumulong. Eh, yan yung gift of helps, no? Ito maganda. Meron naman, merong mga taong may hospitality. Eh, ang sarap nito yung mga taong welcome na welcome ka talaga sa bahay. They make you feel welcome. No, ito yung mga masasarap magluto, masaya sila pinagluluto nila. Okay? No, may mga taong ganyan, no, kunyari, bibisita ka sa bahay nila. Pagkatapos, ang ibibigay nilang kwarto sa'yo, yung master's bedroom, bakit yun ang pinakamaganda? Saan sila matutulog? Sa sala. Grabe. Kaya nga minsan, ang Pilipino, nababansagin tayo, napaka-hospitable. Kasi may maraming Pilipino ganun eh. Na ibibigay mo talaga yung best mo, no, sa ibang tao. Eh? Mayroon naman yung gift of knowledge. No? Ano yung gift of knowledge? They seek to learn as much about the Bible as possible through the gathering of information. Tapos ina-analyze nila. Okay? Na-analyze nila. May knowledge, no? Para makatulong, makabahagi sa iba. May lead, mayroon naman leadership. Iba may mga tao talaga magaling mag-lead. Okay? Mayroon naman mercy. May mga kilala ba kayong napaka tender ng puso? Nakakita ng pulubi. Naiyak. Hindi may mga ganun. Napaka-merciful. No, hindi lahat ng tao ganun. Mayroon naman pastoring. Okay, nag-aalaga ng mga tao. No? May service. Yun nga, mahiling maglingkod. Meron teaching. Gustong-gusto nila magturo. Okay? Gift, alam nyo, ito ah, hindi dahil maalam ka, magaling ka magturo. Sino nagkaroon dito ng, naalala ko ng college ako. Okay? Mayroon ako mga teacher, sinasabi sa akin, napakatalino ng teacher na yan. Napakatalino daw na nung studyante yan, no, talagang magna cum laude, no, nag-masters, nag-doktor. Pero hindi magaling magturo. Hindi niya mailabas, hindi niya maibahagi yung kaalaman niya. Magaling siya,
Pero hindi niya maituro. Talent yung pagtuturo eh. Yung kayang, yung komplikado, kayang pasimplehin. Natuluan na ba kayo ng mga taong ganun? Hindi mo maintindihan, no? Teacher mo, hindi maintindihan sa, kunyari, sa mat. Pagkatapos yung kaibigan mo lang, ka-churchmate mo, kanto yan. Kantuli pala! Bakit? May gift of teaching. Eh, yung iba naman, may gift of confusion. No, andali, hindi mo lalo na. Yung madali, pinapahirap. Yung simple, pinagugulo. Eh, lubayan nyo yun. Eh, merong wisdom. No, may mga taong sadyang wise eh. Practical. Hindi ito yung knowledge, iba yung wisdom eh. Practical ito. No, kumbaga parang streetwise. No? So, yan yung mga iba-ibang klaseng. Basahin nyo yung 1 Corinthians, no? Kaya nasa Bible yan. Okay? Basahin nyo yung 1 Corinthians, pati yung Romans chapter 12. 1 Corinthians 12:8, nandyan, minention ni Paul yung mga yan. No, mapapahaba tayo kung talagang ano. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Ganito. Kunyari, okay? Kunyari, merong, kunyari kumakain tayo sa isang restaurant. All of a sudden, yung isang kasama natin, habang kinukuha niya yung dessert, okay, nadapa siya. Nahulog yung dessert. Okay? Ganito magmamanifest daw yung mga iba-ibang klaseng kaloob ng Diyos. Yung merciful, pag nakita niya, ay, don't feel bad. Alam mo, it can happen to anyone. It's okay. No, nahulog yung dessert, tumapon. Don't feel bad. Yung may gift of preaching, yan ang nangyayari pag hindi ka nag-iingat. Preacher eh. May pangaral ka agad siya. No? Yung may gift of service, paano? Tulungan kita. Di ba? Tutulungan niya. Yung may teaching, sabi niya, the reason nahulog, kasi masyadong mabigat yung isang side. Na-analyze niya kagad, na-compute niya kagad yung physics. No? Sabi niya, kung medyo naigitna mo sana yung dessert, hindi mahuhulog. Ayan. Teacher eh. Meron naman yung encouragement. Sabi niya, next time, iserve natin yung dessert kasabay nung pagkain. No? Yung giving. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Bibili tayo ng bago. Ako na lahat. Sagot ko lahat. Ayan. Diba? Yung may administration, o ikaw, mapin mo yan. Ikaw, punasan mo to. Ikaw, bili mo yon. Ha? Kasi nga, may kanya-kanyang giftings. Kailangan lang natin ma-appreciate yung giftings ng bawat isa. So, nagkakaroon ng linaw. No? Yung nga, nagkakaroon ng linaw sa ito ngayon. No? Nakita mo, may oh, by the way, okay, para mas lalo kang matulungan, no? Actually, may pinipare tayo sa likod, no? Mayroon tayong spiritual gift test. Sasagutan nyo, madali lang. No? May mga tanong lang doon, no? I-rate nyo lang 1 to 5, no? Tapos matutulungan kayo matuklasan ano yung mga kaloob ng Diyos para sa inyo. Okay? We're selling it at cost, no? At cost lang, parang 5 piso ba? No? Pina-photocopy natin, siyempre, may ano, parang 5 or 6 bond papers 'yon. So, it's at cost. Wala tayong tubo doon, gusto lang natin makatulong. Okay? So, ayun. Okay? Baka mayroong may gift of giving, gusto nyo i-sponsor, bayaran nyo lahat, pamimigay natin, di ba? Nawahipuin kayo ng Diyos. Okay, para libre na sa iba. Yan. Baka naman may gift of giving. Yan. Okay. Pangalawa, my gifts show my worth. Why is it important to know your gifts? Let's face it, we want to know that we're important, that we have value. Sino nasabihin na dito, wala kang kwenta? Sakit. Yan ang isa sa mga pinakamasakit na marinig na isang tao. Huwag niyo pong gagamitin yan. Huwag sa anak niyo, huwag sa asawa niyo, huwag sa kasambahay niyo o sa katrabaho niyo. No, it's not fair. They may make mistakes, but you know, no, we don't avoid saying that. And if you do, no, please ask forgiveness. No, pero bakit masakit siya? Bakit masakit marinig yung salitang walang kwenta? Kasi ang totoo, isa sa mga struggle ng bawat isang tao, gusto nating malaman na may kwenta tayo. Na may value ang buhay natin.
Okay? Ang kaloob ng Diyos ang nagpapakita ng kahalagahan mo. Hindi nga eh. Pag alam mo kasi na meron kang kaloob, ibig sabihin meron kang pwedeng ibigay, ibahagi, no? Nakikita mo ngayon na, eh, teka, mahalaga pala yung role ko. Yun nga, kunyari, meron kang gift of encouragement, exhortation, no? Nakikita mo na sa pamamagitan, no, na-appreciate ka tuloy at, in other words, nararamdaman mo na may value ka. Okay? Kaya maraming tao, nawawalan ng, no, feeling nila wala silang kwenta sa mundo because they never get to discover what, no, what their gifts are. They never realize their value. Okay? You know, how do we attribute value? I was sharing this last night, no, sa Destiny Weekend, sa church natin, sa Destiny Clark. They had their first ever Destiny Weekend, no? And when you talk about value, sa Tagalog, halaga. Okay? Paano nagkakaroon ng halaga? Paano nadedetermine ang halaga ng isang bagay? Example, no? Number one is, no, to the level that someone is willing to pay the price for a particular thing. Okay? Kunyari, itong barong na ito. Okay? Itong barong na ito, pagkatapos ng service, eh, akin pong i-auction. Pagbibili ko na po. Okay? Sa halagang 1 million. Sino pong gustong bumili? Wala. Eh, malaking wala. No? Bakit? Maaring sa tingin nyo, hindi naman siya worth na 1 million. Pero paano na lang? Kunyari lang naman. No, kunyari lang. Biglang itong si Pastor Kai. Sabi niya, Pastor, ako po na po bibili. 1 million. Binigyan niya ako na 1 million kapalit ng barong. Na ang tanong, ano halaga ng barong? 1 million. Bakit? Merong willing magbayad ng halagang 1 million para sa barong na ito. Kahit sabihin mo, hindi naman talaga yun ang halaga eh. Oo nga, pero merong willing bilhin yan ng 1 million. No, ito gusto ko establish sa inyo, no. Mahalaga ka, bakit? Dahil mismong ang Panginoong Diyos ang tumubos ng buhay mo. Don't you ever feel, no, if, no, sometimes the world will devalue you. Sometimes people, friends, family will even try to put you down and look down on you and make you feel that you're nobody, that you mean nothing, but that is a lie. Because the Bible talks about God, what? Sabi doon, purchasing you with such a high price. You will have been purchased by the very blood of Jesus Christ. Your life is worth the Son of God. That means you are valuable. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. No? Importanteng malaman na may halaga ang buhay natin. At bakit tayo mahalaga? Kasi nga mismong Panginoong Jesus ang ano, tumubos ng buhay mo. Tama? Pero isa pang ano, aspeto ng magkaroon ng halaga ng isang bagay. Hindi lang kung merong willing bumili. Pero nagkakaroon ng halaga ang isang bagay sa level ng kanyang usefulness. Yan. No, sino dito sa mga bahay nyo, nagkaroon na ba kayo ng mga gamit na wala na kayong gamit para dito? Tama? Anong ginagawa nyo pag isang bagay sa bahay, eh wala nang gamit? Tinatago pa. Nay, ano ba to? Ilang taon na dito, hindi naman nagagamit. Okay? No, kasi may mga nanay natin mahilig na, hindi, ano lang niya, is, haya mo lang dyan. No? Dami na alikabok, no? Wala naman pagsiksikan, pero tinatago pa rin. Hanggang sa napuno ka na rin. Napuno na. Sige na, tapo mo na. Walang gamit eh. Yung pala yun, ano? Pag isang bagay walang gamit, dun siya nawawala ng kwenta, dun siya nawawala ng value. Tinatapon siya. Ay, na-realize ko may mga tao, bakit patapon ang buhay? Kasi wala na, feeling nila wala na silang gamit. Pero pag natuklasan mo yung kaloob ng Diyos ay yung gifts mo, at the same time, sinimulan mong gamitin, nagkakaroon ka ngayon ng value. Tama ba? Right? Imagine niyo, no? Just, no? What if, for example, no? Yung mga ushers, bigla na lang nawala.
Ngayon, mga ushers natin. Marahil tuloy pa rin yung service, pero I think mararamdaman yun eh. Why? Because now, the role that they're playing, no, created a vacuum. Are you there? No, and now you start to miss them, and you know why? Because they apparently have value because of they are using the gift that God has given them. Kaya kang walang value kasi wala ka namang ginagawa para makakontribute. Tama ba? Right? Tuklasin mo yung kaloob ng Diyos sa'yo, alamin mo, gamitin mo, tumumarias, may value ako. May halaga ako. Tama? Okay, number three. My gifts are the key to the source of fulfillment in life. My gifts are the key. Susi daw ito, no, para magkaroon ng yun nga, fulfillment or satisfaction or kaganapan sa buhay. Okay? Rick Warren said this. Sabi niya, every human being has the desire to be used. Nabanggit ko na yung kanina. Every human being has the desire to accomplish something. Gusto mong meron ka ma-accomplish. Kaya nga, di ba, we take pride in our accomplishments, no? Eh, why? Because when we accomplish something, we end up feeling significant, feeling important, no? And yun nga, as a result, we feel satisfied. Eh? Merong nagkakaroon ng tinatawag na fulfillment. Ang sarap. Pag may na-accomplish ka, di ba? Ang sarap pag kunyari may na-contribute ka. No, may part ako dyan. Right? May certain amount of fulfillment and satisfaction, no, when your gifts, okay, are being used, no. Puntahan natin ng ano, John chapter 15 verse 8 and then verse 11. John chapter 15, verse 8 and verse 11. Sabi dito, this is how, Jesus was saying, this is how my father's glorified in your becoming fruitful, no? Okay, fruitful. So sabi dito, napaparangalan daw ang Diyos pag tayo ay fruitful, kung tayo ay namumunga. In other words, ano ibig sabihin na fruitful? No? Kung tayo ay productive. Okay, may tanong ako. Sino na dito dumaan na isang buong araw pagkatapos nag, no, nag ano ka lang, nanood ka lang TV, tumambay ka lang, humiga ka lang, pagkatapos at the end of the day, sabi mo, I'm so fulfilled. I don't think so. In fact, ako pag may mga araw na minsan parang tinamad ka lang, wala kang ginawa. Pero sa totoo lang, rather than ang sarap ng pakiramdam ko, I feel worthless. Because you are not meant, hindi yun ang pagtawag ng Diyos. Kala mo yung mga taong tamad, masaya? Hindi. Sa totoo lang, napaka-empty. Pag ikaw ay tatamad-tamad, yun nga, wala kang nakomplish, wala kang nagawa. Hindi masaya. No, the most fulfilled people, sa totoo lang, ay yung mga taong maraming nagawa eh. Ang sarap pag may nagawa ka. Yung tatamad-tamad ka. Yung wala kang ginawa. Wala kang kinontribute. Hindi masaya. Yung natawag na freeloaders, nakikiride lang. Yung makilala ba kayo may project? Lahat sila nag-contribute, ikaw hindi. Nakapasa kayo. Pero, pansinin mo, yung mga nag-contribute, masaya sila. Yung nakiangkas lang, yung sa'yo niya gano'n. Hindi siya, hindi, kasi, hindi mo maitagi, nagigilty ka rin eh. Kasi nga, wala ka na contribute. Tama ba? Nakiride on ka lang doon sa success ng iba. Walang fulfillment ang buhay na gano'n. No? Why? Sabi ni Jesus, eh, this is how my father is glorified, no? In you becoming fruitful, in you becoming productive, in being my disciples. No, sabi, I told you so. I've told you this so that you can share my joy, that your joy may be complete. Grabe. Yung pala yun, ano? Yung sinasabi, tatawag na kaganapan.
when you are able to use your spiritual gifts, you're able to give back to community, to society, something happens. No, your joy is made complete. You're fulfilled. Okay? You know that you have made your life count. And number four. This is what I've added. No, my gifts are meant to benefit others. Tagalogin ko, ang mga kaloob ng Diyos sa iyo ay kanyang ibinigay para sa ikabubuti ng nakararami. Tingnan ni Roma, Kabanatang 1, Talatang 11 hanggang 12. Roma, Kabanatang 1, Talatang 11 hanggang 12. Sabi dito, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Sabi dito, ba't daw nananabik si Pablo? Sabi, excited siya, namimiss niya, no? Na makita kayo, gusto niya makita. Bakit? Gusto niyang may bahagi yung bigay sa kanya ng Lord. Gusto niya makapag-serve, makapaglingkod. No, sabi, I'm excited to see you so that I can impart, I can give my part, no? Sa para daw saan? Para sa ikatatatag ninyo. So naintindihan ni Paul itong gift na ito. Okay, kunyari meron kang gift of encouragement. Okay? Encouragement ka. Tapos wala kang, no, ano yun, ito yung nagpapatawa, nagko-comfort. Mahirap yung pinapatawa mo lang sarili mo. Mahirap yun. Nakakatakot yun. Hindi ka binigyan ng gift of encouragement para sa'yo. Na, encourage ako. Okay? May nakita na ba kayong tao? May gift of generosity. Okay? Bibilang ko nga sarili ko ngayon ng no, cellphone. Kasi generous ako. Hindi. No, hindi generous yun. No, selfish yun. Anong tawag sa taong naaawa sa sarili? Kawawa naman ako. Meron siyang gift of mercy. Awang-awa siya sa sarili niya. Eh, mga ganyan. Awang-awa sa sarili. Tingnan mo, malaking diferensya natin pag ganun tayo, no? Hindi pala yung kaloob, hindi para sa'yo. Para sa iba. Tama? Sabihin mo nga, may kaloob ako, tapos tingnan mo yung katabi mo, para to sa'yo. Ayan, ganda, di ba? Ang cute niyan kung crush mo yung katabi mo. Hindi, totoo, di ba? Yung kaloob ng Diyos, hindi pala para pang sarili nating kapakanan, di ba? Ang hirap na naaawa ka sa sarili, binibigyan mo sarili, pinapatawa mo sarili mo, mahirap yun. Ang sarap pag nakapagpapatawa ka ibang tao. Di ba? Ang sarap nga na pagli... No? Na, sino dito, nag-serve ka, pinaglingkuran mo, pinaglinis mo, pinagluto mo, saya mo. Ano, may mga members tayo, ganyan, no? Nag-volunteer, pastor, pagluto ko kayo. Okay? May tayo member, no, na may mga pangangailangan sa church, mananahi siya. Sabi ko, puntahan nyo nga si kapatid na, no? Si sister, ano, sabihin nyo, kailangan natin ng tablecloth para dun sa mga lamesa sa center natin para mas maganda. Pero kaya ko, ano, sabi ko, bayaran. Kasi trabaho niya yun. Inisip ko, bayaran. Ayaw magpabayad. Sabi niya, service ko na po to sa Lord at sa church. Sarap, ganda. Diba? Ang saya niya dahil nakapag-serve siya. Nagamit niya yung gift niya. Amen? So, para saan yung spiritual gift? Para ibahagi natin. Amen? So, what does God want me to do with my gift? Anong kailangan natin gawin? Anong gusto ng Diyos para sa mga kaloob ng Diyos sa atin? Number one, kailangan natin itong tuklasin. Sabi nyo nga tuklasin. Tuklasin. Sabi nyo tuklasin. Ang isa'y tuklasin, i-discover mo. Okay? Discover mo. No?
Sabi dito ni Paul sa 1 Corinthians, 1 Corinto, kabanatang 14, talatang 1, sabi niya, eagerly desire spiritual gifts. So, ibig sabihin, i-desire mo na malaman ano ba yung gifts mo. No, sabi sa version ng Pilipino, no, pakamitkiin nyo ang pag-ibig, hangarin nyo ang mga kaloob na spiritual. Ha? Okay na pala yung hangarin nyo. No, desire spiritual gifts. Okay? In other words, so paano na, what do you mean by desire? To desire is to find about it, to discover it, yung nga, tuklasin natin. Hindi mo kayang gamitin, hindi mo magagamit ang isang bagay na hindi pa natutuklasan. So, paano natin tutuklasan? Subukan mo ang iba-ibang possible, no? Like, kunyari, hindi mo malalaman na meron kang gift ng encouragement hanggat hindi ka na-encourage. Baka iba sa inyo pala dito, generous talaga, talagang, kaya lang, hindi mo pa naranasan, hindi mo nagkaroon ng opportunity magbigay. Try mo magbigay. Tingnan mo, mararamdaman mo. No? No, mag-join ka sa mga ministries, no? Yung ushering, yung paghahakot. Hindi mo malalaman na masaya ka palang tumutulong. Napakamisabi ng buhay mo kasi hindi mo alam ang gift mo. Yung pala, okay, kailangan mo lang tumulong. Hindi, may mga tao ang sasaya nila pag naghahakot sila. Right? Tama ba? No, eh, kaya lang hindi mo naranasan. Bakit? No, palaging anayo mo, excuse. Tama? Hindi mo madidiscover. Okay. Sino dito pag bumibili nga ng damit, anong ginagawa mo? Sinusuka at sinusubukan mo. Hindi mo malalaman na babagay sa'yo o tatama sa'yo o akma sa'yo kung hindi mo susukatin, kung hindi mo isusuot. I-try mo. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, tuklasin mo. Discover. We need to discover our gifts. Are you there? Yun nga sa labas, merong no, makakatulong yun. Merong test para mas ma-discover pa natin yung spiritual gift test, no? Okay? So, pangalawa, pagkatapos tuklasin, yan, natuklasan mo na. Anong next step? Hasain. Hasain. Ano ibig sabihin ng hasain? Sharpen it or develop it. Okay? Sharpen it or develop it, no? Sabi sa Unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng, no, ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ang mga ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Sabi dito, ano sinasabi dito ni Paul? Sabi, Timote, naalala mo nung ano, pinag-pray ka. Medyo malalim lang yung Tagalog, pero simple lang siya sabi niya. No, sabi niya ni Paul, huwag mong kalimutan, Timote, nung ipinanalangin ka ng mga ano, nakakatanda sa church, mga elders, mga leaders. Okay? Na kung saan, no, inimpartan ka, no, ng tinatawag na spiritual gift. Ang kalimutan niya, ayun sa'yo, huwag kalimutan. Yung sa'yo, no, okay? Pagkatapos mong tuklasin, alalahanin mo, huwag mong pababayaan. Sa'yo mo sa katayo, huwag mong pababayaan. No, kasi iba, natuklasan nga nila, hindi naman nila ginamit. In other words, pinabayaan nila. Huwag mong pababayaan. Gusto mong gumaling, gusto mong mag-excel sa bagay na yan, abay, no? Okay? I-sharpen mo, i-develop mo. Tama? Yung mga may gift ng pagbigay ka na magbigay, yung marunong mag-encourage ka na mag-encourage. Yung kaya mangaral, yung kaya magturo, mag-volunteer, no? Sa kids church, kailangan ng mga nagtuturo sa mga bata. Right? Tama ba? Huwag mong pabayaan. Sayang eh. Ang nakakalungkot, may mga tao, may mga kaloob ng Diyos sa kanila, pero kanilang pinabayaan. Ano nangyari pag pinapabayaan? That's right, pumuporol, o minsan, nawawala. Sino dito dati mayroon, although ibang aspeto to, may talent ka dati. Sabi, dati magaling ako mag-drawing. Ngayon, puro drawing na lang. Kasi hindi, pinabayaan mo. Alam mo dati, no, isa sa mga, although ito hindi mas spiritual, pero just to illustrate, no, dati, no, nung mas nakababata ako, magaling ako mag-chess, no, madalas kayo mag-chess nung aking pinsan, no, kasi nga, siguro, ang kagandahan ng mga panahon na yun, walang mga gadget, eh. So, nag-chess kami, pag nagbabakasyon ako, nung nag-chess kami, magdamag, meron kami, naalala ko, hindi nga rin makakalimutan yun, one time, nag-gano kami, Race to 100.
Kuya Tantala, race to 100. Ang matindi nito, parehas, pantay kami ng galing. So, no, kuya, 44 ako. Mamaya, 42 siya. Mamaya, 45 na siya. So, tagal natapos yun. Mga ilang buwan yata yun. Hindi, race to 100 eh. No, ang tagal talaga no. Pinag-iisipan mo yung chess, di ba? Hanggang sa ilang, after ano, after, matagal na kami hindi nakita, kamakailan nakita kami uli, nabanggit niya sa akin, nag-chess pa rin siya. In fact, meron siyang chess club. Tapos yung tulungan daw nila, may mga scholar sila na mga, dati mga bata lang sa kalye. So nagtuloy-tuloy siya. Naglaro kami. Kawawa ako. Wala. Bakit? Nawala na. Bakit? Hindi ko ginamit. Pinabayaan ko. Hindi nahasap. Dati ang ganda ng ngiti mo. Ngayon. Iba na ang iyong ngiti. What was that? Where did that come from? Kasi pinapakinggan ng anak ko sa ano eh, kotse namin. Pangit na yung ngiti mo. Iba? Narin, yun yung ano eh, soundtrack ng huling El Bimbo. Anyway. So, hasain mo. Pangatlo, tapos na to, no? Tawagin ko na yung ating ano, worship team para may bahagi nila ang kanilang ano, kaloob. Ah, by the way, may isa pang verse na maganda bago natin iwanan yung hasain. Ikalawang Timoteo, kabanatang isa, talatang anim. Ikalawang Timoteo, kabanatang isa, talatang anim. Sabi dito ni Paul, fan into flame the gift that God gave you. Paypaya mo daw. Paypaya mo. No, in-illustrate na parang yung kaloob ng Diyos, parang apoy. Okay? Sino dito naranasan nyo to sa probinsya? No? Naalala ko nung parang siguro mga grade 3 ako, nung lumipat kami mula Maynila, papunta probinsya. Tapos, ano, namangha ako dun sa, yun nga, ang style ng pagluluto sa probinsya, kahoy uling eh, di ba? Yung lola ko, may gamit siyang tubo sa kanyang kusina. Pagkatapos, pag kunyari yung apoy mahina, diba? Sino nakakita nun? Hihipan nung lola ko. Pag ihip niya, lalaki apoy. Sabi ni Paul, paypayan niyo yung apoy ng kaloob ng Diyos sa buhay niyo. Iba kaya nang hinanay, di na nag-aapoy. Maliit na lang apoy. Hindi naman sa wala kang kaloob eh. Hindi naman sa wala kang gift. Minsan na pabayaan lang, hindi na paypayan. Eh, sabi ni Paul, paypayan mo. Gamitin mo, paypayan mo. Develop, masahin mo yan. Gagaling ka dyan. Hindi, ano, dati, nung nagsimula akong mag-preach, hindi naman ako ganito ka, ano. In fact, hindi ko nga alam na meron pala akong gift ng preaching eh. Nung high school ako, kahit kailan, nung high school na ako, nagtapos ako high school, marami ako nasasali ang contest noon, no? Science contest, sa religion quiz, no? Linalaban ako nung section namin, no? Okay? Social sciences, araling panlipunan. Pero isang bagay ang hindi ko nasasalihan, number one, math. Huwag nyo natanong bakit. Di wala talaga akong gift doon. Pero hindi rin ako sumasali sa mga speech contest. Napakayain ko nun. Honestly, hindi ko maisip na kaya kong gawin ginagawa ko ngayon. Hanggang sa, nung nakakilala ko sa Lord, yun maganda eh, nung nakakilala ka sa Lord, nasusumpangan mo yung banal na spirito. Kaya nga spiritual gifts eh. No, biglang na-discover ko, aba, kaya ko pala mag-speak. Eh, hindi bigla na lang, ganito na lang ako galing, hindi. Pinaypayan ko, ginamit. Sinarpin ko. Tinitingnan ko ibang mga galing magsalita. Na-inspire ako sa kanila. Minsan ginagaya ko. Hanggang sa unti-unti, yun nga eh. No, nasa-sharpen ako, nade-develop. Hanggang ngayon, dine-develop ko pa rin sarili ko. Hindi ako tumitigil. Gusto ko pa mag-grow dito eh. Are you there?
pangatlo. So sabi mo nga sa katabi mo, paypayan mo. Sabi mo nga sa kabila, no? Sabi mo, paypayan mo nga ako. Hindi, minsan kailangan tulungan din natin isa't isa. Okay? Yung pangatlo, malinaw, gamitin. Pagkatapos mong matuklasan, pagkatapos mong hasain, gamitin. Yan nga, sa 1 Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 14, no? Sabi niya, huwag mong pabayaan ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong ang iyong kamay. Okay? Ang kanilang kamay. Okay? Sorry. I'm using wrong words. 1 Peter, sorry. 1 Pedro, Kabanatang 4, Talatang 10. Ano sabi ni Peter dito? Sabi ng Panginoon dito, through Peter, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Sabi, gamitin nyo. Gamitin nyo. Praise God. Dito nabubuo yung body of Christ. Okay? Doon sa 1 Corinthians, so tinukoy na yung ating katawan, no? Ngayon yung simbahan, paka daw katawan. Yung katawan natin, pansinin nyo, may kanya-kanyang gamit yan. Praise God, hindi tayo puro mata. Diba? Praise God, hindi tayo puro mata. No? Praise God, mayroon tayong kamay, may paa tayo. No, may mga bagay na nga, akala mo walang gamit eh. Pero may halaga pala. No? May mga bagay na minsan halos ayaw mong banggitin. No, katulad na, banggitin ko na, puwet. May gamit yun. Ini-imagine kung wala kang puwet. Anong puntos ko? Lahat mahalaga. Yung kuko mo, may halaga yan. Sinong, ladies, sinong naniwala mahalaga kilay? Yung buhok-buhok na malilit yan, pero mahalaga yan. Yung iba sa inyo, hindi lalabas ng walang kilay, di ba? Mahalaga yan. Kilay lang yan, pero napakahalaga niya. Tama? So anong sabi ni Paul? Ni Pedro, gamitin natin para sa pakinabangan ng lahat. Diba, balikan ko rin, kunyari yung kilay. Sino nakikinabang sa kilay mo? Yung buong katawan, yung pagmumukha mo. Diba? Kina-imagine kung puro kilay ka lang. Kita ko puro kilay lang. Ay, alam mo yun. Praise God, hindi puro kilay. Right? Pero bawat maliliit na bagay, may gamit, may halaga, may contribution dun sa buong katawan. That is the body of Christ. Amen? Let's pray. Let's all stand. Ang sarap maging bahagi ng church. Kung makikita nyo na, ayun pala yung church. May church, akala kasi ibang tao, church yung pupunta ka tuwing Linggo eh. Akala ibang tao yung church, makikinig ka lang na sermon. Pero yung pala yung church, nung sabi sa Bible, we are the body of Christ. Eh? And every part of the body is useful. Like, honestly, I thank God for, no, na merong mga taong nagmamalasakit na inaayos ito. Every Saturday, yan, sineset up ito. Ating gabi, bibigat niyan. Walang bayad yung mga yan. Worship team natin, nagpe-prepare. No? Habang komportable kayo nakaupo, mapansin nyo, may mga ilang tao na nasa, no, malaanino lang ang dating. Katulad ni brother doon. Ang ginagawa niya doon, kasi minsan may mga masasamang loob, nandudukot eh. No? Kayo, masaya tayo, nakikinig. Kasi etahon sila, nakalun lang talaga, nakafocus yan. Baka may mandurukot sa tabi nyo. Kaya safe tayo. Ano mga bayad yan? Okay? Yung mga may anak, laking pasalamat yun. Diba? Sino dito minsan, no?
Mahal nyo naman anak nyo, pero nakakapagod din. Kaya iba, masaya sa church eh. Praise God, iwan ko muna yung anak ko magulo. Diba? Alam ko, iba nag-church dahil pahinga nila yun eh. Ano? Sino nagdudusa? Yun, yung mga tao doon sa likod. Sabi mo doon sa mga teacher, God bless sa inyo, sa mga anak ko sa inyo. Bahala na kayo muna. Baliw-baliw sila. Praise God. Eh? Yun yung beauty. Nakikita mo yung fit mo. Yung shape mo. Nakikita mo yung kaloob mo. Let's pray. Lord, we don't deserve this. We don't deserve that you have given us gifts. But as you said it, it's a gift and we are so honored na meron kami lahat. Meron kami lahat. May mga ilan sa amin siguro, Lord, hindi pa totally natutuklasan na di-discover. I pray na simula sa araw na to, unti-unti nilang matuklasan, ma-realize, hasain, gamitin itong mga kaloob mo para sa amin. Ang sarap, Lord, na malaman na pwede pala kami maglingkod, na may gamit pala ang aming buhay, na may saysay pala itong mga maliliit na bagay na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, na mayroon ilan sa amin magaling magpasaya. May ilan sa amin, Lord, kayang magbigay, masayang nagbibigay. May mga ilan sa amin, Lord God, na masayang tumutulong, masayang nagtuturo't nangangaral, masayang, Lord, nagseshare ng kanilang patotoo. Lord, salamat. May mga taong hospitable na we always feel welcome in their lives, in their homes. Lord, thank you that you have made us unique. And Lord, I pray that all the more we get to discover these gifts. I'd like to pray right now, if you want to say to the Lord, I want you want to offer your gifts to the Lord, you want to offer your service to the Lord. Yung para sa Lord to, para sa mga tao, para sa ibang tao, para sa church. Then lift up your hands and say, Lord, use my gifts. I want to use my gifts. Lord, we offer to you our lives. We offer to you yung mga kaloob na kayo rin naman na nagbigay sa amin. Nawa, Lord God, makatulong ito sa mga magulang, kapatid, kaibigan, kaopisina, kasama sa church. Lord, ang sarap pala maging pagpapala. Lord, gusto namin na kami maging, Lord God, maging sanhi ng pagpapala. Hindi lang kami mapagpala, pero magamit namin ang mga gifts na ito para mapagpala ang iba. Lord, I release these gifts right now. Lord, cause these gifts to fire up. Lord, fan the flame in the name of Jesus. In Jesus' name. And Lord, I pray that magkaroon ulit ng servanthood sa church na ito, volunteerism. Mag-volunteer kami sa iba-ibang ministries. Ayon, Lord God, sa giftings na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Now, bago natin tapusin tong service, no, mayroon isang mahalagang kaloob. Ito siguro yung pinakamatinding kaloob na binigay ng Diyos. Sabi sa Roma, kabanatang 6, talatang 23. Okay? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaloob ng Diyos, the gift of God is eternal life. And I want you to know that eternal life
is available for us. 2,000 years ago, when ang Panginoong Jesus, bakit nga ba namatay si Jesus? No? Para yung kanyang buhay, tubusin yung buhay nating sira, no, wasak, walang kwenta at walang saysay, binigyan niya ito ng kwenta, binigyan niya ito ng kadahilan. Okay? Sabi sa John chapter 3:16, for God so loved the world that He gave His Son. Ano yung gave? No, ibig sabihin, binigay. God, Jesus is a gift. Okay? For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believes in Him will not perish but have, ito yun, God's greatest gift, everlasting life. Jesus is not a religion, my friends. Okay? Jesus is real and He can change your life. Kaya niyang baguhin ang buhay niyo. Kaya kanyang palayain sa mga kasalanan mo. Kaya niyang patawarin ang mga kasalanan mo. At kung narito ka ngayon, yun nga, okay? Nagkakaroon lang ng kaganapan ng isang regalo. Meron ba kayong kilala binigyan ng regalo pero hindi tinanggap? May nangyayari yan, di ba? Ayoko. Kakalungkot kasi maraming tao despite the fact na nandyan na yung kaloob ng Diyos. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Hindi pa rin nila tinatanggap si Jesus sa kanilang buhay. If you're here and you haven't given your life to Christ, you haven't received the gift, then maybe this afternoon, you may want to make that decision to receive Jesus into your life. I made this decision 38 years ago. Okay? I gave my life to Jesus, and my life was never the same again. And if you're here and you want to do that, bibilang lang akong tatlo. And all you have to do is raise your hand. Kasi magpe-pray ko lang tayo. Magpe-pray tayo. I'm gonna lead you into a prayer. So if you want to receive Jesus into your life, if you want to receive the gift of eternal life, just lift up your hands at the count of three, sabay-sabay tayo, and then we will pray together. Are you ready? Here goes. Everyone who wants to receive Jesus, the gift of eternal life, in their hearts, raise your hand right now. 1, 2, 3. Raise your hand. Praise God. Praise God. Wow, praise God. Praise God. Amen. Wow. Good job. Don't be afraid. Sige, taas yung kamay niyo. Okay, mahiya. Wow. Praise God. Can I invite? Huwag kayo matakot, ano? Gusto ko lang, excited lang ako. Pwede ba pumunta kayo dito sa harapan? Hindi ko ipapayaan, hindi ko kayo pagsasalitain. Kakamayan ko lang kayo. Tapos magpe-pray tayo, mabilis lang. Okay? Kung meron kayong mga kaibigan o kasama o kamag-anak na nag-invite sa inyo, samahan nyo nga sila, yung mga nagtaas ng kamay. Pasama kayo. Sige, come over here. Come on. Come over here. Come on. Come on. Wow. Praise God. Come on. Wow. Hello. Lapit kayo. Stay here. Hello. Hi. Hello. Sige, dito lang po tayo. Hello. Praise God. Hello po. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Praise God. Hello. Sige. Just come closer. Lapit lang kayo. Pray lang tayo. Pray lang. Just come closer. Come closer. Sige, we're just gonna pray. No? Simpleng panalangin lang. Sundan nyo lang ako. No? Just gonna help you. Sometimes kasi may mga ilan sa atin hirap pang mag-pray. Hindi pa alam kung paano magsimula. But right now, I'm just gonna lead you into a simple prayer of asking Jesus into your life. Okay? Sige. Let's all bow down our heads. All the rest sa likod, no? Samahan nyo na rin kami. Mag-pray tayo sabay-sabay. Samahan natin sila. Pray tayo. Let's pray. Just follow after me right now. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyong harapan. At una sa lahat, Lord, ako'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Forgive me, Lord, for all my sins.
And today, sinusuko ko po ang aking buong buhay, aking buong pagkatao sa inyo. Tinatanggap ko ang inyong kaloob na bagong buhay, bagong pag-asa, at isang buhay na walang hanggan. Starting today, Lord, I will follow you all the days of my life. Thank you for dying for me, for loving me, and accepting me. In Jesus' name. Amen. Sige, pag-pray ko kayo, Lord. Sa lahat na nag-pray ng panalangin na yun, Lord God, touch them right now. Let them know that you're real. Holy Spirit, fill their hearts. Wash away their, ano man, Lord God, yung kanilang nakaraan, mga pangit na naranasan na sa buhay, yung pait ng kahapon, Lord, heal their emotions. Maybe may mga ilan na naabuso, na molestya, na rape, Lord. I pray na right now, heal their emotions, Lord God, in the name of Jesus. And that today indeed will be a brand new life for them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. One last thing. One last thing, no? Nabanggit ko kanina yun nga, no? When you talk about church, it's the body of Christ. It's a family. And yun nga, no? When sabi sa Bible, when a person gives his life to the Lord, he becomes a child of God. Nagiging anak ng Diyos. Pag nagiging anak ka, ibig sabihin, nagiging bahagi ka ng isang pamilya. Alam niyo, ang church, pamilya yan, dito sa Destiny, we're a family here. And so I would like to welcome you na pwede mo na i-consider na your extended or your new family. If you will turn around, tingin kayo lahat doon? Tingin kayo doon? Tingin kayo doon? Welcome to your Destiny family. Welcome sa iyo. Praise God.